Buhoy! Kung napapakinggan nyo itong episode na to on the day of the release, gusto ko lang sabihin na nasa Pinasa ako ngayon, nakabakasyon kami. So, sa next Wednesday and Sunday afternoon ay baka wala akong ma-upload na episode. Pero once makabalik ako sa Macau, magre-record ulit ako ng bagong podcast and abangan nyo na lang yon. Welcome to the Y Podcast. Ang episode natin ngayon ay part 2 ng usapang design world at iba pa. Sa episode na to, pag-usapan natin yung dalawa pang topic ako sa design world na hindi pa natin na pag-usapan from the first part. So isa na dun yung tungkol sa bagong slogan or bagong campaign ng Department of Tourism, yung Love the Philippines. Ay, mali. Love the Philippines. Walang koma pala yun. Yung isa pa nating topic ay mas broad kasi tungkol naman siya sa AI art at yung paggamit nito sa mga social media, sa Adobe, and sa internet. Yun, in general. The Y Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Google Podcasts, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast@buhoy.com for more info. Ako nga pala si Chigoy and kasama natin guest pa rin na nandito, si Pilarica Manuel. So, ready ka ba sa isang tanong? May isa pang tanong dito. Ito mas, baka mas mahirap to and mas kailangan ng background. Kailangan ko mag-Wikipedia? Oo, oh, i-Wikipedia mo nga. Tulungan mo ako yung mag-Wikipedia. So, ito sabi niya, si codename niya, Mr. Koichi. Oo, oh, yan. Ako rin yata ito, gumagawa lang ako ng ano, yung mga fake na account. Mas mahirap tong tanong niya. Sabi niya, ang pipi kaya humihilik? Definitely yes. Because ang hilik, galing yan sa parang ano siya, struggle sa breathing. So, yung pipi kasi, di ba, sa ano niya lang yun, parang internal na problem niya sa voice niya. Pero breathing kasi yung hilik eh. Kumbaga yung airway, tsaka yung voice box, magkaiba. It can still create sound, yes. Parang, ano lang yun na, like, hula ko lang yun, hindi ito masyadong faksa. Kasi, yung tubig nga, iba yung dinadaanan eh. Oo. Diba, sa lalamunan. Iba yung daanan ng boss, iba yung daanan ng tubig. Oo, yun na eh. Tubig, daanan din, airway din yun, diba? Pero saan yung voice box? Dito rin. But at I don't think it's as loud as normal people. Oh, kumbaga, oh nga, hindi naman niya tinanong kung may tunog ba yung hilik. Ang tanong lang kung humihilik. So, possible talaga humihilik sila kasi. Yes. Yung hilik nababarahan talaga, yung ano nila, yung breathing. Yung hilik, ano siya, struggle. Like halimbawa, di ba umiikot yung tao kapag natutulog? Like, kasi kailangan mong maging comfortable sa breathing. Parang ganun. And okay. Then yung sabi kasi kapag mas humihilik ka, mas pagod ka. Ewan ko kung totoo, kung may truth doon. And kapag humihilik daw ng masyadong malakas, it's impossible that you're dreaming of something because you're too tired. Like your physical being too tired to like process something in your unconscious. Okay, tingnan natin kung i-research ko ito mamaya. Tingnan natin kung tama yung... Oo, tingnan natin kung tama yung mga bullshit natin. Hindi naman tayo mga expert, but ito yung mga tanong sa atin. Pero yun nga, Mr. Koichi, kung ako man ikaw o ikaw ako, feeling ko humihilik sila. Humihilik sila with or without sound. Pero baka nga may sound kasi hindi lang naman lahat ng sound sa body ay nanggagaling lang doon sa voice. Yan. Kung yun man yun. So pala ni-research ko muna ito bago ako sumagot na parang siguradong-sigurado. No? Pero yun nga, speaking of isa pang government project, ayan. Yung third nating pag-usapan, yung Love the Philippines naman. Tama. Na mas malala, anong feeling mo mas malala? Mas malala yata I'm so passionate about that. Dahil kumuha sila ng mga, ano, normal ba to? Tanong ko muna. Ito yung starting na tanong dito sa Love the Philippines campaign. Normal ba na kumuha ka lang ng stock images or mga videos na ano na, existing na, or is it better na mag-shoot talaga dun sa lugar? Okay. Sa mga di nakakaalam, yung Love the Philippines, nagkaroon sila ng issue kasi
yung ad campaign nila, naglagay sila ng mga scenes dun sa video ng mga lugar na hindi makikita sa Pilipinas. Parang yung iba yata Dubai, Indonesia, ganyan. Na parang pinipresent nila as lugar sa Pinas. So yun yung parang naging issue. So merong mga apat na clips dun sa buong campaign na iba-ibang lugar yung basis ng video. Yun. So ito, go Rika. Right, okay. So, that video, I think, is a mood video. Meaning, it shouldn't be released for public. Okay. Oh, hindi yun yung final? It's not. I don't think it is. Mm. So, yung question mo kanina ko, normal. Normal na gawa ng mood video. So, ano lang siya? Para lang meron kang internal internal use. Mm. Okay? Kasi nagmamadali ka. Kailangan ko na may ma-launch. Diba? Pero kailangan ko nang masabi. Perhaps, yung mood ng campaign na to. Pero hindi pa makapag-produce ng malaki. And so, you're gonna create from existing materials. Okay? Existing from what you have, from what your friends has. Yung mga papaya, di ba? Kailangan mo ng material na may maipakita pakita ng mood video eh. And stock videos. Mm. But I also think, for me as an art director, it's my responsibility to make it as accurate as possible. Kasi basic sa akin magbasa yan ng ng stock video eh. Mm. Bawa, dati nakipag-away pa ako sa kliyente. Ang cityscape na mabibili na to, hindi yan Metro Manila. Isang tingin hindi yan Metro Manila. Hindi natin pwede bilhin yan. So, in-insist ko dapat Metro Manila yung bilin. And so, that's very basic. You're gonna read the descriptors, okay? Pagtingin mo, yung rice terraces po siya sa Indonesia. Oh, yun nga. Diba? Yung sand dunes. Yung sand dunes sa Dubai. Ay, sa Abu Dhabi. Exactly. And so, it's very basic to read. And it's your responsibility to make it correct. Hmm. But I also think, because it's a mood video, the art director who did that is like creating that intent for it to look global. So the intention is okay, but the execution wasn't delivered again. Pero yung video na yun, intended ba siya na ilagay? Hindi siya dapat, hindi siya dapat siya, i-release. Pero ba't nila ni-release? Yun yung tanong. Or nag-leak lang ba siya or talagang parang nagkaroon ng event? Ito kasi na ganun eh, nagmamadali. Hmm. Diba, halimbawa, ito lang yung McDo na page, makikita mo biglang pixelated yung logo ng McDo eh. Hindi ko malinang, malinang upload na file. It so, happens. Delete ka agad. It happens. Shit happens. No, hindi nila dinelete yun. I always call out brands like that. Mm. Bago na, mapansin nila nagtatrending na yung mga pinagsasabi ko, tas saka lang nila papalitan. Oo. Kasi parang, no. wala nangyari, parang wala nangyari. Okay, kaya lesson number siya. 1. Maghintay sa tamang file, ganyan, 'di ba? Lalagyan ko ng mga lesson para kumbaga nagpo-post ako with objective, eh. Sure, make it decent. Ano 'to, yung Twitter era mo pa ba 'to? It's Facebook ba nagaganyan? Yeah, I always love that. Like, kaya ba pangat yung drop shadow, I will point it out why is it bad and I'll do the correct one. And so, ngayon hindi na ako masyadong nagsasabi yun kasi marami naman akong ibang ginagawa. I mean, hindi lang ako yung passionate sa pagtingin ng pangit na work. There's a lot of people, a lot of designers, right? And so, the stock video wasn't just the only issue, but it's the whole campaign. Why would you replace an iconic campaign like It's More Fun in the Philippines with Love the Philippines? Is it because you just want your own legacy as client, right? Do you want to be better? Then be better. Or you just want to... Kasi may mga, again, political biases, di ba? Halimbawa, panahon ni Ninoy yung It's More Fun in the Philippines. Kunwari, di ba? Si ang sekretary nun, Simon Jimenez, yung may-ari ng Publicis Jimenez Basic. Oh, yun yun. Yeah. Okay, na-connect. They hired the best people and so they hired the best ad agencies. See, when you hire the best people, it's always iconic. Kilala mo ba yung yung agency dito? Kasi ito, parang may issue the Philippines. Na... Before, like... DDB? Before kasi yung It's More Fun in the Philippines, it's BBDO. BBDO Bureau. As in yung mga boss ko yung gumawa nun. Mm-hmm. Ngayon, it's DDB. So,
DDB is like another ad agency, also handles like a lot of iconic brands, kasama yung mga ano, Happy Toothpaste, ganyan, mga J&J. And so they also do some political campaigns and all that. And they're very fortunate to get this project, but it's so easy to get it wrong, to fuck it, right? It's so easy. Saka start pa lang to, di ba? Kasi ano to eh, parang line pa lang eh, tagline pa lang eh, tagline pa lang eh, nilabas mo, di ba? Love the Philippines. Para ka ng utos, di ba? Namimilit. So, nung nilipas nila yung logo na yun, dami na nag-comment, ganyan, ganyan. Dapat nalagyan ng kama, ganun. Lumabas yung issue, di ba? Na parang sabi, may kama talaga yun. Kasi it's a love letter. Love the Philippines. The Philippines. Because the experience is like that. It's very emotional, right? Mm. So, syempre may pakilang merong creative director again. Pangit yan sa aesthetics. Tanggalin natin yan. Yeah. Syempre, I'm just making this up, no? Pero I think that happened. May background story na nga do eh. Pero di ko alam kung totoo yun, no? Yung sa asawa ni Tony Gonzalez. It is possible. O possible lang. It is possible yan, no? Ah, siya talaga. Pero kasi ginawa nilang scapegoat ang DDB. Again, if it's a client work, it's not just the responsibility of the agency. It's your responsibility as well as a client. Mm. Collaboration yan, di ba? And so, when you're not looking at it that way, everything will be fucked. Mm. So, nagsimula sa line, pangit. Inasar sa internet. Tapos, nakita yung video, na-scrutinize. Pinulbos. Diba? Parang, ano, ganyan-ganyan. Na-search pa, ganyan-ganyan. May mga link pa dito sa mga stock sites. Oo nga, nakuha nila yung buong ano. Of course, internet people are not stupid. Diba? And so, most of the time, clients will think that the target market is stupid. And I don't think it Binabaligtad is. Nila lang. I don't think they are. Ibig sabihin may good eye talaga yung mga tao kasi sila talaga titingin din. Exactly. And so, it was so bad that day for that agency. Like, as in, parang kasalanan nilang lahat ng nangyari. And so, ang ginawa pa sa kanila, tinanggal yung project. Like, cut ties with DDB. Like, ano nangyari? Hindi ko alam yung next. Parang, niresign sila as ad agency. Kinuha pero itutuloy yung campaign. Itutuloy yun. Pero niresign na sila as ad agency. Kumbaga, I think they're in the process of bidding it to other ad agency and all of that. Or parang they're gonna take it with their own hands because, well, Soriano is a filmmaker, ganyan. Wala namang magandang film, sorry po. Di ba, lagi siyang may direct dun sa ano niya, sa name niya. Pero wala akong maalala ang pelikula niya kahit isa. Yeah, same. Mas marami pa akong naalala kay ano, Binibining Joyce Berman. Ayun na po. It's so bad for DDB. Like, nasaluhin lahat ng kasalanan about it. And that shouldn't be the case because it's always a partnership. And so I really feel bad for them. Like, the people who did the work. Say, for example, there are 50 people who did the work. All of them will take the blame. Sa maling pagka-print nga, halimbawa, di ba, nag-print ka ng booklet, may maling grammar doon. Yung reprint nun, babayaran lahat yon ng kung sino yung involved. Okay? Ako sino nakapagmali. Nakagawa ng mali. So, bawal kang mag-release ng mali. And so, kasi sobrang daming taong tumitingin eh. It's so impossible to fuck it. And so, ayun, may nag-release ng mood video. So, ayun, ano na siya, domino effect. And then, it's so bad, they got it resigned. Pero tingin mo makakabawi naman sila, yung as an ad agency? Oo naman. Kailangan lang nilang mag-distance dito sa ano, kasi mukhang yung DOT yung magkakaproblema. I think they are doing well with their other clients. And with a full trust. Okay, DDB is an international, multinational company. So, they know what they're doing. And hindi siya local shop na kapag nadapa, lugmok na. So, this is one of their clients. One of their clients. They have a lot more. Saka it's more on ano yung saka ano, I don't think government. I don't think the other clients view them as bad. I don't think. Ako din mismo, parang ang iniisip ko,
nagkaroon ng something dun sa mismong government agency, sa Department of Tourism. Yeah. So yun, it's clearly the taste of this government that makes the internet wild. And so we're very vigilant about the quality of the service of this government because we're taxpayers. We're taxpayers. Hindi ako pwede mag-comment. Hindi ako alam kung nagbabayad ako ng tax. I am a taxpayer. Hindi ka pwede. Pwede. Go, go, go. And so, I need to see that it's used the right way. Right? May karapatan talaga mag-alit yung mga taong pangit. Logo ng Pagcor. Bakit ganyan yung tagline ng Love the Philippines? Para nanguutos, di ba? Tapos, di lang yun. It's so overly done. Meaning, may poster making sa loob ng text. When it could be simple and iconic just like the logo of It's More Fun in the Philippines. Sabi ko, like, nung unang-una ko nakita yun, sabi ko, why do you think this line is better than the other one? Kasi hindi na daw fun sa Pinas ngayon. Hindi. Ano it's ba? A tourism campaign. It's a tourism campaign. It's a tourism campaign made for foreigners, right? Not just the domestic ones, domestic enjoyers, di ba? Diba, ako, gusto kong pumunta. Marakay, ganyan, blah, blah, bakit man. Madalas sa airport ay nilalagay, di ba? It should also speak to me as a domestic tourist. But if you wanna improve the international tourism because it will boost the economy, you have to do better. Wala and, na talagang sense again, yung Love the Philippines. Again, I'm asking, why do you think Love the Philippines as a line is better than It's More Fun in the Philippines? True, true. Wala akong ano sa Love the Philippines. Exactly. It's only political bias. Like, kailangan nating burahin ang alaala ni Ninoy. No, not just that. That's super personal and political. Kailangan kong gumawa ng sarili kong legacy. Maalala ko, ako si Paul Soriano, Love the Philippines. Ayan na, meron na silang legacy ngayon. Maalala sila forever na palpak yung pinalit nila. Exactly. Diba kumuha pa siya ng creative director, diba? Kayo ba talaga nag-approve niyang Pagcor na yun? Pero ito, yung sa Pagcor, balik lang tayo. Tingin mo may chance pang ibahin ulit yun? Kasi 40th ano pa yun eh. Parang this is our 40th anniversary. I think they were like really, really discussing things around it. But it's also possible that they will stick with that shitty logo. Pinalitan nila yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Diba ginawang hindi man lang mukhang ano eh, agila ng Pilipinas eh. Mukhang American agila eh. Diba? Parang ano, coin ng... Mukhang, sa ibang hindi sa mukhang monkey eating eagle, mukhang bald eagle, American bald eagle, di ba? It's so bad. Pero madadagdagan pa naman yan, magkakaroon pa ng mga next na series issue. series of bad logos, yes. Because mukhang magkakasusunod-sunod, no? They think logo is a solution for a marketing communications problem. And they were like hiring the wrong people. O di mukhang may mga next pa tayong mapag-uusapan tungkol sa mga palpakalpakan. Pero sige. Dahil diyan punta na tayo sa ano. Ito medyo ano, global yung effect or mas ano siya, mas malaking debate siya kung tutusin. Hindi lang sa Pinas to kasi yung AI parang tinatry niyang mag-take over sa buong mundo ngayon. And may mga tao na parang ini-embrace nila na parang oh, ito na yung future, ganyan ganyan. Lalo na sa ano, sa AI art. Yung Adobe ngayon, meron na silang ano, diba? Hindi ko ginagamit yung feature nila sa Adobe Beta saan. Pero meron na silang feature na parang pwedeng silang ano yan, parang text to image. Tapos meron pang isa yung parang ano yan, yung parang pupunuin niya yung photo or yung parang iibahin niya yung background. Content aware. Ayan, content aware. Tapos, bukod doon, recently merong na-produce na isang magazine na fully AI yung ano, cover. Din mga film. May film na din ba ngayon? May mga commercial na film. Meron na nga yung ano, yung parang na-parody na to ng ano, na-satirize, tama ba? Satirize. Napan mo ba yung Black Mirror? Not yet. Joanne is Awful. About siya doon na parang kapag nag-sign up ka sa isang ano na hindi mo binabasa yung terms and conditions, kuwari sa Netflix, ganyan. Pwede pala nilang gamitin yung buhay mo para gumawa ng AI-produced na TV series about sa life mo. Na ganyan.
Ganda yan, panoorin mo yung Joanne is Awful sa Netflix. Ayan. Pero ikaw, gusto ko lang malaman kung anong opinion mo sa AI, specifically sa AI art. Right, okay. So, it's not new. Like, they've been developing this technology years ago. And then, I've been trying to like get access because I am fascinated with how much it can help you create things, right? And so, me as an artist, I view it as a tool. A tool that will help me create iterations of my own illustration, perhaps. So I've seen like a lot of artists using it and feeding their own art to it to generate more. Okay. And so that is just visual. But what makes art art is the concept. It's the AI as a tool will help you visualize it or like see the how far it can be taken, right? Kasi hindi lang siya sa ano, hindi lang siya visually ginagamit eh. Pati na naman sa mga singers eh, di ba? Dami. Halimbawa, ginamit nila, okay. Si Bruno Mars, ay, tsaka kaya, si Drake. Kanta ng Blackpink, si Drake yung kumakanta, di ba? And so, we were just testing it as a tool, okay? And so, because that is like a logical way of doing it. Because if you're gonna use it as the main output of your art, you are limiting yourself as an artist. What do I mean by that? You're limiting your growth as an artist because it's the crafting that makes you a better artist. The thinking behind each piece, the emotion, the amount of growth and enjoyment while doing it, you're stealing it away from you. You're hindering own growth if you will solely use AI for your art. And that's my POV because I'm not a newbie artist. But if I'm a newbie artist, I'll have a different perspective. Meaning, pucha, ang ganda nito. Kaya ko mag-experiment, maraming look, ganyan-ganyan, di ba? I will call myself AI artist, ganyan-ganyan. Kikita ko dito, ganyan-ganyan. Pero, it's for their own purpose. Again, they're limiting, they're hindering their own growth. Like, yung dali niya lang gamitin, mag-generate ka lang galing sa ano, art ng iba. Yun nga yung isa pa. Parang pero, ano ba siya, it's a different bordering, issue. Ano din. It's a different issue, that's ano, that's intellectual property. Ah, intellectual property din. And so, because it's a new technology for them, people are now maximizing it. Eh, parang ganun naman yung technology, di ba? Kumbaga, stretch mo hanggang saan to, sobrang offensive, sobrang bias, sobrang, lahat ng mali, i-stretch mo talaga siya. And then you'll create a law to protect it. Parang, parang Facebook, saka lang nila nalaman, or internet, di ba? Parang, shit, kailangan natin i-protect yung mga bata sa internet kasi marami palang mga, ano, marami palang mga abuser. Diba? It's gonna happen as well in AI. In AI. Like, because when you create something, it's always like a double-edged sword. It will be helpful for some in a positive way. It will also create abusers and harm to others. And then, ayun nga, kasi ngayon, bias pa yung AI. Meaning, halimbawa, pag nag... Halimbawa, ito yung Barbie, di ba? Okay, Barbie. Merong gumawa, ano, generate ng Barbie from Iran. Kunwari lang. Tapos, anong nangyari? Barbie siya na may hawak na barel. Meaning, terorista, di ba? Because it's that bias. Like, whatever is in the internet will be in the AI. So, if you're not careful... With that tool, it can create like a lot of harmful things. And so, sobrang, ano siya, tool for creation siya. It could be a tool for creation, tool for destruction. Pero in the future ba possible siyang mag-take over? Parang, ah, hindi na kailangan ng ano, ng mga graphic designers, graphic artists kasi. No, I don't pwede think mo so. Na rin palang i-type lang pala yung art. I think like the most realistic way that will happen is it will coexist with everything. Kasi hindi naman lahat may access sa AI na yan sa Midjourney. Pucha, you have to pay, ha? You have to pay. Hindi nga yata siya available dito sa Macau. Kasi parang binaba ng China. Saka first 10 images lang yung free. It's like signing up in a stock image site that you have to pay
per image? And so, okay, here's my question. Did the stock photo sites replace or stolen the job of the photographers? It created more jobs for the photographers. And it made the graphic designers life easy, and it made some things more affordable for the client, no? Pero kasi yun yung afford nila. And ngayon, pag pupunta ka ng mga stock sites, makikita mo, there are also AI-generated images. So, halimbawa, kailangan ko ng old Asian man, happy, cinematic, playing a guitar. Tapos nakita mo, AI-generated siya. It will kind of like coexist with with everything, right? It's not gonna take over yet because it's still bad. No? Pero di ba, pag nagsadus ka ng anatomy, alam mo, sampu yung daliri eh. Ay, ito mali-mali pa yung ayun, ano. Oo. Kumbaga nag-aaral pa lang siya mag-Photoshop. Pero alam mo yung isa, yung parang sumali siya sa photography contest. Oo. Tapos siya yung nanalo, pero AI-generated yung photo. I think he did that on purpose because he wants, he wants to create a statement. Like, these amazing eyes of the jury can be fooled. Right? And so, that was a message for like a lot of competitions out there. Because if you are going to celebrate creativity, it's not just aesthetic, it's also the concept. It's in the heart of that piece, right? It's so impossible for you not to feel in that artwork because sobrang bias ng arte. Alam mo, kung meron kasing pangit na cute, may pangit na pangit, merong pangit na lazy, di ba? Pero merong pangit na conceptual. And yung pangit na lazy pa, ang daling makita nun. Promise. Promise. Doon tayo mga sanay nakikita nung ano, sa UI pa tayo. I think sobrang trained ng mata natin. Parang dati hindi ko, dati nung bata pa ako, tinatanong ko dun sa ano, sa friend ko, paano niya nalalaman kung ano yung photographs ng Digicam saka ng SLR yung pinadevelop? Sabi ko, paano mo na-differentiate yan? Ang galing. And so, it's gonna be an eye training for everyone. Also, guts as well. And then, kapag ayun, daw may date, kapag may date doon sa oh, sa Digicam, right. May mga date doon sa ano. Oh, there's so many dangers nung sa AI, hindi lang siya sa art. So, halimbawa, pang-catfish. Marami nagka-catfish ngayon. But it's not a new problem. People have been catfishing. Ever since now. Right? Pero yung mga mukha, yun yung minsan nakakatakot eh. Yung parang nag-exist kaya talaga to. Sinasabi nila AI generated, pero may possibility pa na may tao talaga na ganun yung mukha. Parang ganun. They're stealing like a lot of... Kasi ano siya, machine learning siya eh, di ba? Pero isa lang ba to? Or kumara isang AI company... Meron silang sarili nilang ano tawag doon? Database? May database sila na doon gumagawa. Oh. Parang doon nagbubuo. So halimbawa, yung Midjourney. Halimbawa, Midjourney ka, di ba? Hindi DALL-E. Sa Midjourney, kailangan magaling ka rin gumawa ng prompt. So, ano siya, Asian, barkada, nasa living room, kumakain ng crackers, tapos golden hour, cinematic. It's so impossible for you to generate and get the best image with just one click. Nakita ko yung friend ko, nakakasampung generate siya, it's also draining. It's like scouring for the best stock photo in Shutterstock or Getty Images. It's basically feels the same because sa stock image site din, pagalingan din ng keywords dun eh. Diba? Yung nga yung gusto ko i-try ngayon eh, parang feeling ko kakailanganin ko soon naman. Yeah, I mean, there's no shame on using AI as a tool. So hindi ka against doon? No, not really. It makes things easier. Say for example, kailangan mo ng pose, superhero pose. Yung pose na kuha mo. So meron ka ng basis para doon sa art mo. Diba? If you're gonna use it that way. O halimbawa, meron kang ginagawang storyboard. Like for us ngayon sa advertising, may gumagawa ng storyboard gawa sa AI. Sobrang imposible na makuha mo talaga in one picture yung hinahanap mo.
Gusto na use Photoshop to compose, to perfect the lighting. Because at the end of the day, it's still the idea that rules the creativity. Idea is still king. And I am not scared of using AI or replacing us in our jobs because what makes art art are humans. Not computers. Tool nga siya eh. Wala siyang mag-generate kung hindi ka maglalagay ng prompt. Pero yung diba, gagamitin mo para yung utak mo para gumawa, mag-generate. Mm-hmm. Pero diba yung AI, kumbaga kung hindi siya sa art, may ibang aspects pa yung AI technology, diba? Kumari, sa, ano yung sa ano? Yung sa paggawa ng mga thesis, ganyan. ChatGPT? Ayun, ChatGPT. Parang sila ba, tingin mo meron silang chance na mag-take over naman ng mga ibang industries? Eto. Kung yung art. Matagal nang, eto yung mga nagtitesis. Matagal nang nandaya yung mga estudyante. Imposibleng hindi ka nandaya nung bata ka pa. No? Imposibleng hindi ka nag-copy-paste from Wikipedia. Okay. And so, if you're gonna copy-paste from ChatGPT, it's gonna show. Because it's a different voice. It really sounds like a computer. So when you're like trained to read human writing. Sa mga articles nga minsan eh, sa pag nag-Google ka ng articles, alam mo kapag ano AI yung gumawa ng diba, ng article. Ang stupid. Diba, ang stupid, 'di ba? Parang if you're not gonna edit it, it will look bad. Like if you're gonna use it as a tool, say for example, you have an idea, you just need to expound it. Like with ChatGPT, okay, na-expound niya yung idea na gusto mo, mas marami pa siyang option, i-edit mo pa yun eh. Ikaw pa rin mag-approve nun. So, it's up to the person who will use it. If you're gonna use it with laziness, again, it will show. Same siya ng concept kapag AI art, AI chat, AI ganyan. Oo, kasi nga tool, di ba? Dati, nung, nawala, sabihin na natin nawala yung mga encyclopedia na kasi nag-exist na ang Google at Wikipedia, di ba? Parang, pero meron pa rin mga books. Pero yung mga magazine, hindi naman siya nawala. Nag-coexist siya. Ginamit natin yung Google para mapadali yung buhay natin, ganyan. Para mapadali yung pandaraya. Pero sa totoo lang, halimbawa, gumawa ka ng book report dati, kinopy-paste mo lang yung summary ng libro dun sa back. Hindi mo pa pinapraise, di ba? Eh, yun yung halatang-halata. Oo, sobrang halata mo na, na-lazy ka. Diba? And so, eto, because it's so good, like ChatGPT, I see a lot of people who relies on it now because it's better than Google. Say, for example, you want a recipe, ganyan-ganyan. It can give you a lot of options, like sound and unbiased options. Because Google kasi, diba, pag nag-Google ka ganyan, meron siyang ranking. Meaning, kung siya nagbayad para maging number one, siya yung nasa taas. Siya yung nasa ano. Madalas chat, sila yung scam. That doesn't exist yet with ChatGPT. Okay? Say, for example, ang hindi ko lang maatim siguro yung, himbawa, saligang batas gawa sa ChatGPT. Tang ina, di ba? Ayun yung ano. Tapos gagamitin yan ano, as a technicality in the future. Exactly. Halimbawa, wala naman nagbabasa ng terms and condition, ChatGPT na lang yan. Yeah. I don't think so. It doesn't work with like that in law. Contract, ganun. Mga again, contract, hindi pwede again, because, ChatGPT. Again, like, because people are maximizing the existence of this new technology. Like lawyers, like concerned people are now creating things that will protect intellectual property and all of that. Like, protect children from abuse, from predators. Because at the end of the day, it's not possible that it will sound like more human. It's not impossible. Pero kasi tayo as tao, normal tayo nag-evolve yung language natin, di ba? Ayun, mag-evolve din yun, makaka-catch up din yun. Kasi mas maraming gumagamit, mas natututo siya. And then ngayon, yung mga gumagamit ng ChatGPT, tinuturuan din nila maging polite yung ChatGPT. Kasi, syempre, di ba, kapag finid mo siya ng profanity, it's gonna go crazy. Parang si ano, paano no? Si Simsimi. Alam mo yun. Exactly, yes.
Exactly. Nagmumura. Oo, 'di ba? Like it will treat you the way you treat it. And so ngayon parang sinasabi ng friend ko na copywriter gumagamit ng ChatGPT. Talagang polite siya sa ChatGPT kasi nagki-thank you siya sa dulo. Pero never bang naging grammatically incorrect si ChatGPT? Never pa siya na ganun. Ano lang, internet formal. Okay. Bawal siya magka-accent? Like, kumari, British, ganyan, or... Iba. Iba yung... I think, meron na siyang mga iba't ibang language din. Iba kasi yung mga words ng British English, di ba? Sa spelling pa lang, tsaka... Siyempre yung... Hindi, minsan yung normal na pagsasalita na ng mga Pinoy na nag-i-English, di ba? Iba sa mga American na nag-i-English, yes, tsaka yes. Sa mga... Uh-uh. Kaya dapat... i-double check mo din talaga yung kung ano yung lumabas dun sa ano yung mga ni-request mo as in i-edit mo, pero yun, di ba, if you're gonna use it as a tool, it will make your life easier, and also if you're like very aware that you're gonna use it as a tool for to make your life easy, to make things faster, no, I don't think it will replace most of the jobs. I don't think it will catch up sa matagal pa, like 10 years, 20 years, I don't know. Wait, ito na yung final question ko ngayon. Tingin mo, should we, ano, yung parang mag-guilty na may possibility na ikaw isa ka sa mga nag-feed dun sa AI para i-invade tayo sa future? Right. Di ba? Parang yun din yung isang ano, parang fear ng mga tao. It's a very interesting question. Na parang ano, mag-take because, over ang AI. Ganyan. Because ayun nga, when you create something, it's always for the good and the bad. Hindi naman natin makakokontrol lahat ng tao creation, sa mundo. Creation diba? Can always do destruction. Creation can also do create more like opportunities, right? And if you were gonna contribute to that destruction, I don't think you should be guilty, because the first time na ginamit mo siya, open ka na sa possibilities. It's too late to feel guilty. Okay? It's creating an atomic bomb, kasi itong atomic bomb na to, siya mag-create to ng maraming trabaho. Pero ginamit siya sa maling paraan. Yung atomic bomb na yun, pinasabog lahat ng tao, di ba? Mm-hmm. And so, the guilt will come after the creation. Mm-hmm. Di ba? Parang, kasi bobo ng mga tao eh. Inallow nilang i-take over tayo eh, di ba? Parang, sure, ayoko na, tamad na ako. Sila na lang mag-isip para sa akin. Di ba? Diba? Pero naniniwala kang possible yun sa future? Oh naman. Everything is possible. Everything is possible. But it's also possible for people to grow backwards. Like, tangin na, kung ayaw mo na mag-isip, diba? Gusto mo na lang mag-generate. Parang ano? Parang Wall-E. Yung movie na Wall-E. As in, bobofication. Uh-huh. Para wala nang gawin. Diba? Pero... Ang feeling ko lang naman, ang mawawalan ng trabaho yung mga hindi nag-iisip. Or magkaroon man sila ng trabaho, hindi as well paid ng mga nag-iisip. Kasi halimbawa, kami as creatives, 'di ba, parang it's always idea is king. Also, like, let's be realistic. Philippines, wala pang automatic na bidet dito eh. Diba? Tabo pa rin eh, diba? Oo. So wala pa tayo doon sa stage wala na pa, yun. Wala pa. Also, lahat dito, kailan lang nagkaroon ng ano dito, cashless payment. Transaction, cashless payments, diba? Kailan lang. Kahit matagal na siya nag-exist, diba? Matagal, mga 20 years time delayed, gano'n. Oo. So medyo safe tayo ng mga 10 more years. Hindi lang. Sa, ano, I think more. Safe tayo sa destruction na yun kasi we are workers. Konti lang sa atin yung sobrang conceptual. Like, this is an agricultural country. Like, to be realistic, right? And they hire Filipinos for manpower. For care. Services. Services talaga yan. Bawa yan, nurse, diba? It's still human. And ang tagal, wala ngang flying cars eh, diba? Kailan pa nila
Hanggang ngayon. Yun yung ano yun, yung parang old school na Pero meron namang, futuristic na ano, di ba? Limang kailangan flying car, meron namang aeroplano, di ba? Tangin na. We're flying. Gusto lang nila na ano, yung parang private jets. Yun yung ano nila. Pero kasi oh, mga illustration dati ng ano, yung flying car cars. Talaga. Flying cars, pero may traffic. May traffic sa hangin. Pero kasi, yan, di ba, parang, may nabasa rin ako eh, na parang, humans are bad at predicting the future. And so, if you think that you're gonna lose your job in the following years, it's just gonna give you anxiety and emotional trauma. But it won't really happen, right? And if you believe that it's gonna replace us, like all of the jobs, say for example, ito lang yung sa Spider-Verse, sinabi, daya daw kasi gumagamit ng AI. Puta, hindi madaya yun. Technique yun. Halimbawa, yun yun, diba sabi ko sa'yo, pag may post kang kailangan, kailangan mo ng reference, diba? And so, they just use it as reference. It's not daya. Bobo ba kayo? They just use it as a tool to create better art. And I think yung daya, if you admit it, it's also being lazy. Saka yung mga traditionalists, madalas yung nagkaka-issue sa mga bagong technology. Yung tutusin. Yung parang ayaw talaga nila na may bago. It's normal. It's valid to feel that way. Because before, again, the Renaissance, it's always paintings, right? Sure, gusto mong tumangos dun sa self-portrait mo. Yung mga kings and queens, pinapatangos nila yung mga sarili nila, pinapaganda nila yung mga jawline nila. Old school na ano, ancient na Photoshop. Yes, exactly. Exactly. Yeah. And still exists now. They were the ones who were afraid of digital art before, okay? But now it just coexists. You just use it for layout, ganyan, ganito, diba? Sure, kumukonti na yung print. Pero yung mga nag-survive na print, yun yung mga high quality. Mga magaganda yung idea na wala na yung mga magazine na parang tabloid lang. Diba? Yun yung mga namatay eh, aminin mo. Diba? Yung mga magandang magazine like Monocle, New York Times, it's still alive because the idea is so good and its execution so it's also well written. It's not just like normal, sorry, Mega Magazine, Candy Magazine. Oh, wala na lahat yun, no? Or digital. Yeah, chismis lang yung laman niya eh. Ano na ngayon yun eh? Google na yun ngayon eh. TikTok na yun ngayon. So yun yung mga namamatay. Yung mga hindi maganda. Hindi kayang mag-survive sa ano. Hindi, yung mga hindi maganda. And badly executed. Like, it's mainly for like, uy, may magawa lang. I mean, not to be a judger, but ganun talaga. It will happen. Survival of the fittest. Oh, yung mga artists na nag-e-exist hanggang ngayon na nagko-coexist sa mga digital artists, diba? Nakikita rin nila na nagsasucceed yung mga digital artists because they're using it as a tool to create art. Hindi sila yung parang, ano, paano ba natin i-end? Parang as a good artist, kailangan mong i-utilize yung mga bagong technology and hindi dapat ikaw yung i-utilize ng technology na yun. Parang ganun. Tama ka dyan. Shot, iba yung dinig ko sa'yo, inutilize. Utilize. Sa mga nakamalinong rinig, utilize. Like, hindi. It's a nice word, inutilize. Inutilize. Kasi yun yung mangyayari kapag tamad ka. Magiging inutil. Mga inutil. Gagi, ang ganda. I think itutweet ko yan. Let's inutil. Go. Pakilagyan na lang yung Chikoy 2023. Let's go. Ayan, dahil dyan, i-end na natin tong ano. Pero dahil nabanggit mo na rin yung atomic bomb kanina, napad mo na yung ano? Oppenheimer? Or Barbie? I will watch it tomorrow. Tapos back to back? I'm not interested in Barbie, puta. Ay, hindi mo ano. Okay, sorry. First. Hindi, wala naman akong bias, pero hindi kasi talaga ako nanonood ng sine. Tapos kung manonood ako, di ba nga huli ko ang pinanood, Spider-Verse eh. Ba't ako manonood ng Barbie? The joke lang. Yes. I'm never a fan of Barbie even as a child. I never had a Barbie doll. And I never get envious of the girls who own Barbie dolls.
because I think I can create my own paper dolls and all of that. And so I don't think I wanna watch it in the big screen. And even if mabigyan ako ng file noon, baka hindi ko rin panoorin. Baka hindi mo rin panoorin. Ako hinihintay ko na magkaroon ng ano, digital maliban yung na, boat. Maliban na lang kung may manlibre sa akin, di ba? Pero hindi, gusto kong panoorin yung Oppenheimer because of science and history, and I'm very, very fascinated about that. Saka by ano, Christopher Nolan. Yes, yes, yes. So, abang-abang na. Ay, bukas, di ba? Bukas na manonood. Ako pag ano pa, after 1.5 months, pag pwede nang i-download. Pag nasa Netflix na or ano. Pero anyway, i-end na natin tong podcast. Yes, sige. Sana meron akong naambag na bago kasi mga ano yan, as in top of mind, opinion ko lang naman siya, di ba? Hmm. Tsaka ano talaga to, parang sinummarize natin yung mga, hindi ko alam kung ba't sila nagkasabay-sabay, mga puro about siya sa mga design problems and mostly government related. Yes, Jesus Christ. Diba, oh, speaking of Jesus Christ. Wait lang. Feeling ko lang, kung ganun kapangit yung logo ng Pagcor, pipiliin ko na lang i-take over ng AI yung art scene. Yung art na. Ang nakakatawa actually, okay, sure, like a lot of people saw an opportunity to create their own logo, but it's also bad. Mm. Because they're just creating a piece of logo that is not made from a strategy or a vision, all of that. And so, parang binis nila dun sa, eh, yun sa logo na nag, ano na. Because they're thinking just logo. Hmm, logo lang. Logo level. Nang tinitingnan nila tag 200 pesos na logo, hindi tag 3 million na strategy. Na lowest bidder pa yon, okay. So yun, as always, thank you sa pakikinig sa episode natin ngayon. Thank you sa'yo, Rica. Yes. With Rica Manuel in the house. And yan, go na kayo sa pag-follow ng The Why Podcast at pag-rate ng 5 stars sa inyong mga favorite podcast apps. TWP news and updates will be available on the Why page on Facebook. Ay, i-follow nyo na din ako doon. Kung may comment suggestions o any reactions kayo tungkol sa episode na to, tag nyo ako sa Twitter or X, Instagram, TikTok, Kumu, or YouTube at Chikoy Buhoy with the hashtag, The Why Podcast, or email nyo ako sa chikoy@buhoy.com. Kung si Rica gusto nyong i-follow, saan ka ipa-follow? Yes, follow nyo ako sa Instagram, yung art account ko, Villarica. And kung gusto nyo magtititingin ng mga basura ng Instagram ko, na isa pang Instagram, yung personal, it's Mapagkunwarica. Mapagkunwarica. With the letter C. Sa TikTok daw. TikTok ba? Yeah, TikTok, it's also Mapagkunwarica. Also, if you need a designer, art director, creative director, artist, you can hire me because I'm free to take your jobs. Let's go. Let's email go. Ka ba? Email. Yeah, it's villaricawork@gmail.com. So, yung website ko rin, you can take a look at my folio. It's villaricamanuel.com. And you'll see like a lot of works I did there from the past decade. And I am, ayun nga, becoming a full-time artist and freelance designer art director. Yeah, kaya bigyan niya na ng trabaho si Rica. Para... Bigyan niyo ako ng racket. Bigay po ng racket. Thank you po. Ayan. Kung gusto niyo naman na mag-send ng inyong mga tanong para sa akin and para sa podcast na to, pwede nyo rin gawin yan through Buhoy Tanong Lang. Just visit tanonglang.buhoy.com at i-fill upan nyo yung forms doon. Tatry kong sagutan sa mga susunod na episodes yung tanong nyo. And abangan nyo yan sa next episodes. New episodes of The Buhoy Podcast is available bi-weekly every Wednesday and Sunday at 3 p.m. So yun, thank you at bye-bye! Bye! Bye!